Nananatili ang rekomendasyon ni Vice President Lene Robredo sa mga ahensya na gobyerno na ayusin ang panuntunan hinggil sa kampanya kontra droga. Nanindigan ang Vice Presidente na palpak ang kampanya ng Duterte Administration laban sa illegal na droga at ang basihan umano nito ay ang magkakaibang datos ng mga law enforcement agencies. Pwede na galing lang sa ere yung datos. Kasi paano tayo susukat kung tama yung ginagawa natin? Marami nang ginawa. Ako, nandito yun sa report na ina-acknowledge natin yung efforts ng maraming agencies. Pero, pag tinignan natin yung figures, parang sinasabi niya na despite na maraming ginawa, lumubo pa na grabe. So, ang recommendation nyo dito, ayusin yung datos. Sabi ni Robredo, dapat may scientific basis sa pagsukat ng dami ng mga drugista, drug syndicates at droga na kumakalat sa merkado. Hindi gagawa ng estimate na walang scientific basis. Kasi nalilito lang tayo eh. Kung si Presidente sinasabi niya 7 to 8 million, yung ICAT na supposedly under him, iba din yung figures. So ano yung papaniwalaan ng tao? Naniniwala si Robredo na ginawa niya ang kanyang tungkulin kahit sa maikling panahon na pananatiling sa Interagency Council Against Illegal Drugs bilang Vice Chairman. Patunay anya dito ang report ng PNP na walang nangyaring patayan may kinalaman sa kampanya kontra droga sa loob ng 18 araw na nasa ICAD siya. Sa isang news forum sa Maynila, sinabi ni Robredo na sa kabila ng pang-insulto sa kanya ng mga kakampi ng Pangulo ay nagkaroon pa rin siya ng determinasyon na tapusin ang report o pagtayan niya sa kampanya laban sa droga. Apila pa niya sa patuloy na bumabatikos sa kanyang ulat na sana'y basahin muna ang kabuuan para maintindihan ang nilalaman nito. Inihalimbawa ni Robredo ang sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na mismo ang Pangulo ay hindi binabasa ang mga ulat na isinusumitin niya sa Presidente habang siya ay nasa ICAD pa. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-usisa.